Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss too. If it don't make dollars, don't make sense. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit meron nakahalong ibang anime dyan. Diba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito. Kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit meron mga character description naman na nakalaad sa site. Naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. Yan malinaw na mga idol. International League Chapter 189. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito'y nagpakitang gilas na nga ang kapitan ng Shohoku High School na si Takenori Akagi. Kaya naman, itong kaibigan at tagahanga nga niya ay talagang nagsisigawan na nga. Nice one! Yan ang kanilang kapitan, ang tunay na utak ng koponan na to. Ang kapitan na si Takenori Akagi ay sa wakas nagpakitang gilas na. Matagal siyang hindi nagpakita ng kanyang kakayahan sapagkat hindi masyadong makapesto at ngayong meron na siyang kakayahang may pwesto ang kanyang sarili, siya naman ngayon ang magpapakitang gilas kaya. Masasaksihan natin ang bagsik ng isang kapitan, sigawan ng mga tao. Kori, ang galing mo dun ah! Napakahusay! Buti na lang na check mo ang pagkawala nitong CJ Taurobi, kung hindi, puntos na naman para sa kanila! Napakahusay mo talaga, Kori! Wika nitong Sakuragi. Hindi sa mahusay. Kailangan lang talaga na gawin ko ang lahat ng iyon sapagkat hindi mo ginawa ang iyong trabaho. Mag-focus ka lamang sa iyong depensa. Huwag mo hayaang makawala ang iyong tao. Ako na ang bahala kay Naito at ikaw na ang bahala kay CJ Taurobi. Kung nagbaliktad man ang sitwasyon, baliktarin na natin ang ating kakayahan. Sa'yo si Naito at sa akin si Taurobi. Basta ibigay natin ang lahat, all out to! Wika nitong si Takenori Akagi samantalang sa kabilang bandaya. Mabalik na nga tayo sa laro. At sa pagkakataong ito, kumuha nga ng isang poste itong CJ Taurobi, ngunit laking gulat nga niya na isang Takenori Akagi ang nagbabantay sa kanya. Pa, ikaw talagang magbabantay sa akin. Kaya mo ko. Sa tingin ko hindi, sapagkat yung may pulang buhok lamang ang merong kakayahan na pigilan na ang isang CJ Taurobi. Wika nito, samantalang itong si Akagi ay lakas loob nga na tumugon. Kung sa Uragi hindi mo kaya, mas lalo ako. Tandaan mo, estudyante ko pa lamang ang iyong kinakatakutan sa pesto, kaya ako ang subukan mo kung kaya mo. Wika nitong Takenori Akagi at dito'y pilit nga na nagbubuwalan ang dalawang ito. At dito'y hindi kumabuwal ang kanyang katawan. Sobrang lakas ng kanyang pisikal na pangangatawan at hindi ko lang maitulak. Anong kailangan kong gawin upang maitulak itong malagurilya na lakas ng lalaking ito? Wika nitong si Taurobi, kaya naman nagtatawanan nga ang mga tao. Yan! Mayabang kasi masyado si Gita Orobi. Kung inaakala mo na kaya mo ang kapitan ng Shoko Pes, malabo. Kung gaano man kalakas yung may pulang buhok, mas malakas pa yang sa Kinori Akagi.
ang dating ace player na kupunan ng Shoko bago pa dumating. Itong si Kaede Rukawa at bagong meron pang Mitsui, sigawan ng mga tao kaya naman. Itong si Akagi ay napangising nga. Ano? Yan ang sinasabi ko sa iyo. Huwag ka bastang mamamalit ng tao na hindi patansyado ang kakayahan, kaya pahiya ka. Uwi ka nga nitong Takinori Akagi, kaya naman napapito nga ang referee sabay tumawag ng Shoko Ball, 3 seconds violation, si Jito Robby. Uwi ka ng referee, kaya naman dito nga ya. Itong si assistant coach ay nagwi ka nga. Nice one! Yan ang gusto kong depensa mula sa'yo, Akagi. Pahirapan mo si Jito Robby sa baba. Alam ko naman na teritoryo mo yan, kaya ipakita mo sa kanya na kayang-kaya mo. Ika ni assistant coach Fujima samantalang dito ya. Itong si Ryota Miyagi na nga ang may hawak ng bola ngunit sa kanyang harapan. Subukan mo. Subukan mo nga takihin ang aking depensa at bibigyan kita ng maayos at hindi mo makakalimutan na isang steel pangako yan, Ryota Miyagi. Uwi ka nitong si Kantor na sobrang seryoso. Aba, napakaseryoso nitong si Kantor. Tila ba meron siyang gustong patunayan sa akin ngunit sa pagkakataon na to. Naunahan niya ang kailangan kong gawin, kaya ako nang bahalang mag-adjust. Uwi ka nitong si Miyagi sabay. Umatras nga ito. Kaya naman, nagwi ka itong si Coach Ansay. Tama yan, Ryota Miyagi. Yan ang naangkop na gawin sa pagkakataon na to. Kalmado ka lang at huwag umataki agad-agad. Uwi ka nga nito, kaya naman. Isang pasa na nga lang ang kanyang ginawa patungo dito kay Akagi. Itong si Akagi ay talagang nangangalabaw nga sa loob. Sige, ipakita nyo ang pangmalakasan nyong katawan at sasabayan ko kayo. Kanina pa ako nagtitimbe at hindi ko linalabas ito. Ipakita nyo. Uwi ka nitong si Akagi na talagang seryosong seryoso ng biglang. Isang fade away nga ang kanyang ginawa at sa pagkakataong ito, hindi nga niya tinuloy ng biglang. Isang pasa nga ang kanyang ginawa patungo dito kaya na Michi Sakuragi na sobrang bilis nga ng ginawang cut niya sa loob. Nice pass! Napakaganda ng ginawa mong pasa, Akagi! Ako naman ngayon, wika nitong Sakuragi sabay, angat nga ng bola ngunit. Sa tingin mo, makakapuntos ka? Makakapuntos ka ng basta-basta? Unghang ka lang bata? Wika nitong Sinaito sabay. Isang napakagandang sabayan nga ang nangyari sa taas. Ngunit itong Sakuragi ay nadihado nga. Dihado Sakuragi sabay na to. Ang ganda at napaka-perpekto ng timing ng aking bata. Eto na ang inihintay mong moment na ito. Ang bigyan ng block itong Sakuragi, kaya gawin mo na. Grab the opportunity. Uwi ka ng kanilang coach ngunit dito ya. Isang napakaganda at no-look pass na pasa ang ginawa nitong Sakuragi na labis na kinagulat nitong kalbo na to. Ano? Naipasa pa niya ang bola o nabitawan? Hindi ko alam, basta ang mga bola ay wala na sa kanyang mga kamay. Malas! Hindi ko agad nakita kung saan papunta. Ngunit kanino? Uwi ka nitong Sinaito at paglingon nga niya. Sakto! Ang bola ay hawak-hawak na nga nitong Sakinori Akagi sabay. Two-hand monster slam dunk nga ang kanyang ginawa at muli nating nakita ang kanyang gorilla dunk. Kaya naman, nice one! Napakahusay ng paasa mo dun, Hanamichi Sakuragi! Hindi ko inaasahan na may papasa mo pa ang bola sa akin. Solid ang assist mo na yon. Buti na lang na insayo ka ng mabuti. Uwi ka nitong si Akagi samantalang. Itong Sakuragi ay tinaas nga rin ang kanyang mga kamay. Ayun! Nagawa ko rin ang no-look pass sa wakas. Napakaganda ng ating connection doon, Kapitan. Kaya, eto na. Eto na ang hudyat na magpapakitang gilas na ang lima ng number 39 seeds na tinatawag nyo na Shoko
high school na galing pang kanagawa. Wika nitong Sakuragi. Ano kaya ang kakalabasan ng laban ng ito ngayong nahubog na ang koneksyon ng dalawa? Ang lahat ng yan ay bangan natin sa susunod na bahagi.